Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. For today's video ay sasabihin ko na sa inyo kung ano yung mga inilalagay ko dito sa orchids para maraming bulaklak at malusog sila. Ang sasabihin ko muna sa inyo ay isa munang pinaka-importanting sangkap para ang ating mga orchids ay laging malusog at maraming bulaklak. So, bago yan ay ipapakita ko muna sa inyo ito. Ito yung pangalawa kong pinatubong orchids gamit ng antangkay. Ito yung pangalawang tumubo na. Ngayong ugat niya kaya inilipat ko na sa paso. So bali 2 weeks na itong nakatanim. At meron pa akong isang hindi pa nailipat kasi wala pa siyang ugat. Video niyon ay ilalagay ko sa description dito sa ibaba ng aking video. Panoorin nyo na lang guys. So, at saka yung next video ko ay kung paano ako mag-delete ng orchids. So, panoorin nyo rin yun para hindi malunod yung mga tanim yung palanapsis. Ang mga tuturo ko sa inyong mga pampataba, pampabulaklak ay karaniwan nakikita lang dito sa ating bahay at napakadali lang silang bilhin, yung iba ay libre lang. So, ngayon, ang tuturo ko sa inyo ay binibili. Pero, madali lang siyang bilhin guys. Ito, diba, pinakita ko sa inyo noon, maliit pa siya. Ngayon ay malaki na. So, ito yung time na dapat tayo maglagay ng pampataba o kaya fertilizer sa mga alaga nating orchids kaya ng palinopsis. Ito guys, meron din. At saka ito, meron din siyang bago. Ayan. So, kung mapapansin mo, may bulaklak pa siya. Kasi ito yung pinakahuling nag-blooming bulaklak. Itong mga alaga kong orchids dahil matagal kasi silang mag-dry yung bulaklak, inaabot ito guys ng 5 months. Kapag naalagaan natin ng tama, ang mga orchids natin ay tumatagal talaga. Ngayon guys, ay ituturo ko na sa inyo kung paano natin patatabain at lalagyan ng fertilizer ang ating mga alagang orchids. Pero bago yan ay, pansinin nyo dry ulit, kailangan nating diligan. Kada maglagay tayo ng pampataba, kailangan didiligan muna natin sila. Didiligan ko muna guys and then sasabihin ko na sa inyo yung aking sikreto kung bakit ang aking mga alagang orchids ay mabulaklak. Ito ay isa pa lang na sikreto ko. Sa darating na susunod pang video ko ay sasabihin ko pa sa inyo yung mga iba't ibang nilalagay ko dito. Kasi guys, sa totoo lang, ang mga orchids natin ay kailangan marami tayong ilalagay na pampataba, pampanusog nila. Kasi tingnan mo yung kanilang mga ginagalawan, napakaliit lang. Yan lang, oh. Wala itong sapat na vitamin para sila ay maging malusog. Ang gagawin natin ay ituturo ko sa inyo kung paano, kung ano yung mga nilalagay ko. So, for the meantime, ito pa lang aking ituturo sa inyo. Siguro hindi pa ninyo ito nakikita o naririnig, pero sabihin nyo kung ito ay malalaman nyo na guys. Magbibiling muna tayo. So, ito na guys, nadiligan ko na silang apat. So, ang gagawin na natin ay ilalagay na natin yung fertilizer ko na gatas.
orchids. Ayan. Ang mga orchids ay parang baby ngayon. Kasi pa-iinumin natin sila ng gatas. Ito guys, mabisa ito pang pataba at pabulaklak ng ating mga orchids. Lalo na dito sa ganitong orchids, Balanopsis. Gustong-gusto nila ang gatas guys. Kasi ang lupa o kaya itong mga moss na to ay kailangan nila ng calcium para yung halaman natin ay pag nakatanim sila dito, yung calcium ma-absorb ng orchids. So gagamit lang tayo guys ng powder milk o kaya pressed milk. Huwag tayong gagamit ng condensed milk kasi masyadong tamis yun, baka lang gamin ang ating orchids. So may tamang paraan ng pagtimpla nito, 2 glass of water. Maglagay kayo ng 2 tablespoons. I-shake nyo ng mabuti. At saka nyo ibubuhos na dyan guys. Pero kung marami naman kayong gatas guys, pwede nyo ibabad yung orchids gaya ng way ng pag-delay. Kung tayo naman ay nagtitipid, so ito, ganito ang gawin nyo guys. So, gamit pa rin tayo ng langgan. So, bubuhos na natin guys. Didilitan natin siya ng gatas. Iwasan din natin mabuhosan yung mga dahon niya kasi hindi rin maganda guys. Kahit gatas to, hindi pwedeng bubuhosan yung katawan niya. Pwede rin itong ibabad. Ibabad sa gatas, pero ang tuturo ko sa inyo ay ito yung hindi masyadong magastos. So ayan, hayaan natin na ma-absorb yung gatas. Ayan, kita mo guys, yung gatas tumagos doon. So ang gagawin natin ay pwede natin ulit buhos dyan mamaya. Bali, ang ilalagay natin gatas sa isang halaman, isang orchids ay isang baso. Ayan guys. So, kalahati na guys. Gawin lang to guys every 2 weeks or pag wala naman kayong budget pagbili ng gatas, pwede rin once a month. Tapos, ituturo ko na lang sa inyo guys yung mga iba't ibang alternatibong pampa-lusog ng orchids. So, abangan yan guys. Gagawa ako agad ng video para sa mga iba't ibang pampataba. Yan, ibuhos natin ulit sa kanya. Yan. Ayan. Kailangan guys, every week meron tayong ilalagay dito na pagkain nila, hindi lang naman gatas. Ito naman guys. So, ulitin lang yung ginawa ko kanina. Ibuhos natin dyan, mga isang cup. Isang cup. Yan. So, ganyan guys. Yung mga ugat, kailangan lagyan natin. Pag nabasa ang gat, ang orchids ay pupunasan na lang. Yung tinimpla ko guys, bali dalawang pasulang ang madidiligan. So, magtimpla na lang ulit. Napakakintab guys. Alam gatas guys ay hindi lang pampalusog, pampabulaklak, hindi lapitin ng mga insect, yung sumisira sa halaman. So, ibidilig ulit natin dyan, umaya. Kung may time naman kayo, ay hindi kayo nagmamadali kahit
ulitin yung i-delig yung gatas para ma-absorb. Kung mayroon kayong maraming oras lang, kung hindi kayo nagmamadali. Ako kasi nagmamadali ako. Basta matapad na siya, ulitin natin. For the second time, i-boast natin ulit sa kanya. Ayan. So. Ayan guys. At ito. Tapos, pwede rin ulitin ulit hanggang tapon na. Tugasan natin kasi nabasa siya. Naubos na guys, may dalawa pa. So, gagawin nyo, magtimpla lang kayo. Ang reflection dito, kala mo yellow. Nag-yellow, pero hindi guys. Ayan siya guys, makintab lang siya. Ayan, green na green. Kita mo? Yung reflection niya lang is parang nag-yellow, pero green yan guys. Ganyan lang guys. Sana nakatulong ako sa inyo. At kung nagustuhan nyo ang video kong ito, ay bigyan nyo ako ng like at don't forget to subscribe my channel. And please hit the notification bell para lagi kayong updated sa susunod kong i-upload ng video. At hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Bye!